Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang mabubugulan. Komentaryong pagkatotohanan, dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-usapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan. Upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukula. Komentaryong makatotohanan, dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paimon here. Welcoming you now to the program, Your Honor, please. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magkakasama po tayo mula alas 8 hanggang alas 10 every day. And every night, Monday to Friday. Okay? So, imbitado na ako kayo sa ating programa. Tulungan po ninyo ako na himayin po natin ang mga issues na nangyayari po sa ating lipunan. Sa totoo lamang po, nakakalito na po ito. And I can only imagine, Mr. Duque, nagkakamot talaga ng ulo at sabi po niya dun sa Senado. Oh,
naguguluhan na ako, hindi ko na alam kung anong isasagot ko po. That's how messy the situation is. Pero wag ko tayong magagalit ho sa COA tungkol dito. Dapat ho natin pasalamatan ang COA sapagkat ngayon nagiging maliwanag ho sa atin ang mga nangyayari sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. And sa panahon na ito ng administrasyon ng Pangulong Duterte, nakalulula ho eh. Nakalulula po ang laki ng pera na nawawala. Hindi lang natin napapansin, hindi natin napupuna sapagkat wala hong nagsasabi po sa atin. Pero ngayon, oh, because of the COA revelations, nakikita ho natin, ha? Ilang ahensya na po itong na flag down ho ng COA. Nandyan po yung DOH, TESDA, DICT, PPA, OWA. Can you imagine ho, mga kababayan? Isang ahensya ng pamahalaan natin. Nabili ho ng mga sanitary napkins sa construction company. Anong klaseng sanitary napkin o ito? Gawa sa marble? Alang yung buhay na ito. Ipagpapamanhin ng mga yung nauna-una natin na paghihinalaan. Hindi naman niligtas ho si Deputy Administrator Moca Uzon. Hindi po siya involved sa anomalyang ito, irregularity ito. Pinangalanan na po ng OWA kung sino yung Deputy Administrator na namili po ng sanitary napkin, mga thermal scanners and so on and so forth para sa OWA. Ang pangalan po niya, si Faustino Sabares III. No? Dapat ito po yung magpaliwanag. Pero, mga kabayan ko po, naintindihan po ba natin ang issue? Maliwanag po ba sa atin talaga ang issue? Bakit po? Itong mga ahensyang ito ng ating pamahalaan, pinagpapaliwanag ng COA. Ano po ba yung dahilan kung bakit pinagpapaliwanag ng COA? Katulad po ng Department of Health. Okay? Matagal na po nang napapag-usapan ito. At ang totoo niya no, na overtaken na ho ang issue sa corruption ng problema po natin sa pandemya. Hindi na napapag-usapan ang pandemic ko. Mukhang talagang wala naman yatang virus na problema po sa buong mundo. Huh? Pwede pa lang hindi na natin pag-usapan ang virus. Baka pwede na ho tayo maglalabas-labas. Huh? Pag-uusapan daw ho mamaya o bukas po ba yan? Ng IATF with the President, ang tungkol sa extended ECQ. Marami na ho ang mga humihingi sa IATF, particularly ang DTI at mga Employers Confederation of the Philippines. Gusto nila tapusin na po ang lockdown. Pati na po ang ating mga kababayan, mga manggagawa na wala ng trabaho, wala na makain talaga ho eh. Gusto na nilang tapusin na po ang isip. Bago natin tapusin ito, ha? Kailangan siguro tawagan natin ng pansin ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Mr. President, seryoso po ba talaga kayo laban sa corruption? Maalala ko ito. Ito ang unang topic ko natin. Nung ako mag-Facebook Live 1 year ago, ha? Yesterday. Hanggang ngayon, ito pa rin po ang issue. Ito pa rin ho ang topic ko natin. Seryoso ba talaga ang Pangulo laban sa
corruption. Ito mga kababayan, dahil po sa COA, lumalabas po, dito natin nakikita ng maliwanag. Hindi ko po maintindihan ito muna mga nakalipas na mga panahon. Bago tayo pumunta sa mga individual cases ng DOH, TESDA, DICT, and so on and so forth. Ito, pansinin ho natin mabuti ito, ha? O, kasi ang nangyayari po, marami pong pera ang Pilipinas eh. Marami po tayong savings. Marami pong hindi nagagamit sa pondo. Oh. Halimbawa, sa General Appropriations Act, you know, every year, gumagawa po ang Kongreso ng General Appropriations Act. Pinipirmahan po ito ng Pangulo at ito po ang nagiging budget ng Republika ng Pilipinas for one year. Okay? Sa loob po ng isang taon, nangyayari po ito. Now, after one year, meron pong hindi nagamit na pondo. Okay? Meron pong hindi nagagamit na pondo. Eh, saan na pupunta ho yan? Naitatanong po na po ba ninyo? Ito ay result. Result po ito lalantad ng COA ng kanilang nakikita ho sa budgeting at paggastos ng pera ng ating gobyerno, ng ating ang taong bayan. Okay? So saan na pupunta kung meron man ang mga savings ho natin? Lumalabas po ngayon na ang savings po year on yearly, ay napupunta ho yata sa kung tawagin ho nila, pork barrel. Ano nangyari ho ito? Ganito ho, ang naintindihan ho natin. Oh. Meron pong tinatawag na NBC. NBC, ano ito? National Budget Circular. Okay? 586. Ito po ang under the DBM ho ito, ha? Under the DBM. Ito ang nangungulekta sa mga savings from 2020 General Appropriations Act. Okay? Ito po yung mga pondo na hindi obligated. Wala pong ano eh. Walang gamit eh. Hindi po nagamit. Hindi obligated. Ika nga. Oh? Until May 15, 2021. Malaki po ito mga kababayan. And because of that, nandyan po, nakaparke lamang ho yan. Pero, ito na ho ang abatan ho ninyo ha. Pero, kung gusto ng Pangulo na magbigay ng budget sa isang ahensya o kanino man, pwede siyang mag-release. So, kung tutusin, pork barrel ho ng Pangulo ito. Siya lamang ho ang pupwedeng gumalaw sa savings na ito. Ang sabi po ng nakakaalam, this is what DBM earlier said. Ito yung pinunatid po natin yung mga nakalipas sa mga panahon. Kasi may budget po noon na malaki eh. Gusto nilang gamitin po sana para sa pandemic, no? Para sa ayuda. Eh, ang sabi po ng DBM, ay hindi po pwede. Kailangan. Aprubahan muna ng Pangulo. Ito yung sinasabi po ng DBM nung araw, for later release only. Ha? For later release. In other words, nakaparada lang, nakaparte lamang ho sa kanila, sa DBM, kung gustong galawin po yan ng Pangulo.
Pwede. Isa lamang ang pwedeng gumalaw na. Ito po yung tinatawag nilang Disbursement Acceleration Program o DAP. D-A-P. DAP. Oh? Parang ito yung matatandaan po ninyo ng panahon ng Aquino administration. Pinuna na po ito ng Korte Suprema. At talagang tinanggal sa batas ito yung Disbursement Acceleration Program. DAP. DAP-like savings. A form of presidential pork proscribed. Ito ho yung tinanggal sa batas ng Korte Suprema. Sinabi po ng Korte Suprema, unconstitutional yan. Oh? So, mula nung panahon na yan, na panahon pa ni Noynoy Aquino, unconstitutional, hindi na po dapat gamitin yan. Pero ngayon, ito ho ang nangyayari sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Kaya ang gusto natin mangyari ho ngayon dito sana, bakit hindi natin tanungin ang DBM? Kumusta po ang savings po natin mula nung nanungkulan bilang Pangulo, ang Pangulong Rodrigo Duterte, 2017 hanggang ngayon po mga kababayan, how much has been the savings of the government from that year until today? Sa tingin ho ninyo mga kababayan, oh, walang savings, walang ginagalaw ang ating Pangulo mula sa General Appropriations Act, lalong-lalo na po kapag ka napunta na dito sa tinatawag ho nila for later release lamang ng DBM. So can you imagine mga kaibigan, at the disposal of the President, malaking chunk ng budget ang napupunta dito. Ang ginagawa siguro ng Pangulo Duterte, oy, huwag ninyong ubusin yung budget ninyo. Oh, ibalik ninyo dito. Kaya tingnan nun ninyo mga kaibigan, even the DOH, Department of the Department of Health, malaki po ang nakaparada ho sa DBM na hindi po nila na ginagamit. 11.89 billion pesos. Kasi sinong po pwedeng gumalaw dyan? Kanya nga ho, hindi na ibibigay po ito mga para sa mga frontliners po natin. Nandun po eh, sa DBM. Kaya nga nag-aaway po ang DBM at DOH. Nagtuturuan na po sila. They are pointing fingers at each other. Pero ang totoo niyan, nandyan po, nakaparki lamang ho, yung budget na yan ng DOH. Maaaring may ginagamit na po ang DOH na pondo nila appropriated talaga. Okay lamang po yun. Walang problema po. Pero yung malaking bahagi ng general appropriations that has to be spent by the DOH because of the pandemic eh hindi po ginagamit. Ito po ang flinaflag ng Commission on Audit. Ito ngayon ang nakapaparke. Nakaparke ho. Mga kababayan, in the form of a savings, wala na hong ibang makagamit ho dyan. Wala na hong makapag-release ng pera kung walang approval ng Pangulong Rodrigo Duterte. So what does this mean? Oh, magiging pork barrel ng Pangulo ito. Ito ang sinasabi po as a result of that NBC, National Budget Circular 586, giving the president the sole authority to disburse the budget. So ano po masasabi po ninyo dito mga kababayan? Ha? Masyado na po makapangyarihan ang ating Pangulong Rodrigo Duterte that he now controls hindi lamang po ang minds and hearts of the Filipino people, pati ang kanilang bulsa. Oh? Hawak na po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos, ihingi pa sila ng maglingkod muli for another 6 years. Bibigyan po ba ninyo mga kababayan samantalang sakal na ho kayo. Sakal na po tayo mga kababayan. Okay? Maliwanag ho ito mga kababayan. Ito ang result
Ito, dito lumitaw, itong bagay na ito, mga savings na yan, oh, malaking halaga o ito, mga kabayan, hindi po ginagastos mismo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bumabalik po sa Treasury. Siyempre po, pakikialaman na ng DBM yan. Ito ngayon, meron silang NBC, National Budget Circular 586, stating among others that only the President's signature can release these funds. Anong ibig sabihin po nito? Kontrolado ng Pangulong Duterte ang Pilipinas. Ricky Tisoy, good afternoon. Good evening, my friend. Ben, I'm watching. Okay, magandang gabi po sa iyo, partner. Pag-iingat-ingat ha, hindi natin napapag-usapan dito ang COVID. Pero mataas po ang COVID ho ngayon. So tumataas ho eh. Ha? Tumataas. Wag ho tayong pakakampante. Pakisabi mo sa mga kabarkada mo dyan, mga senior 60 cents. Ho? Ha? Parang Tisoy. Ingat-ingat. Wag muna maglalabas-labas. Delikado talaga ang lagay ho ng mga Pilipino dito sa Delta variant. Pati na ho dito sa Lambda variant. Okay? Ano ito? Nako, itong partner ho natin, si Mr. Charlie Fry, may problema na naman po sa FB. Oh, Charlie, ano bang problema mo? Bakit? Meron ka bang kalaban? Oh? Ha? Suspended na naman po ang ating partner, si Charlie Fry. Hindi na naman po siya makapag-comment sa ating programa. Nakakaawa naman ito, kaibigan ko. Ha? Napakaganda po naman ang kanyang mga comments. But why has the Facebook suspended Mr. Charlie? When he has not violated any law, kung meron man, ng Facebook. Patuloy na binubusalan ang ating bibig. Sinisikil ang ating tinig. Sinasakal ang ating kalayaan. Pero kailanman ay hindi tayo magpapatinag tatabin. Tuloy ang laban sa mga mapang-abusong uri sa ating lipunan. Wow, thank you very much. Ha? Watching you now on FB. Di lang pwede mag-comment. Eh, nakapag-comment ka na. Manakaw-nakaw lang. Pwede? Pwede ka. Find out how. Ha? Alright. Messenger? O sa Messenger, pwede daw. Eh. Ito. O pwede dito eh. Yun, nabasa ko na yung comment mo eh. Pero, pagtataka ho kayo mga kaibigan, What is the reason for the suspension? Mr. Facebook? Baka naman pati ako, pwede ako, suspendin ako ng Facebook. May nagsusumbong po ba? Ganun na po ba ang FB? Ha? Pag kami nagsumbong sa FB, pwede na ako kayong tanggalin without due process? O baka naman ho, Mr. Charlie Fry, ganyan ka na talaga kasikat. Ay, nako talaga. Lynn Sabas, good evening. Good evening po, Tata Ben. God bless you po. Ayan, good evening, Lynn. Pati sa pamilya, magandang gabi. Hopefully, nasa mabuti kayong kalagayan. Meron pa ba? Ay, sa Manila, Manila naman kayo eh. Ha? Magaling ang inyong alkalde ho dyan. Kanya nga lamang, meron siyang virus ngayon. Pero yung inyong vice mayor, nakalabas na po sa ospital. And hopefully, makakapaglingkod na muli sa kanya mga kababayan sa Maynila. Ano ito? Ni-report tayo ng mga trolls. Wala man lang investigation ang FB. This is what we are saying ho mga kababayan. Meron po bang nagsusumbong? At ang FB naman, umaaksyon ng walang due process. Eh, hindi naman po yata maganda ito mga kababayan if this is how it is with the Facebook. Sana ho, alam po ninyo, napakahalaga ang Facebook. Napakalaki ang naitutulong nito sa mga kababayan po natin. Hindi lamang po sa mga Pilipino, kung hindi sa buong mundo. Napakalaki po. Kanya, sana ho ito mapamahalaan na sa tama. At kung meron man po ba nakakalabag sa mga alituntunin ng Facebook, ay magiging fair sana
At bago mag-desisyon na magsuspindi o magtanggal, alam po niyo, pati si Trump eh, ha? Tinanggalan po ng karapatan na mag, anong pangalan na, mag-gamit ng, gano'n, ng account niya. Pero itong katulad po ni Mr. Charlie Fry, I think napapagkaisahan po ito, ha? I hope not, po. Pero inahanap ko din ho mga kabayan kung saan po ba nagkakamali si Mr. Charlie Fry that would merit a suspension from the Facebook. Wala ho po nakikita. Anyway, we mag-relax ka muna, pare, ha? Pareng Charlie. Di nila matanggap ang sampal ng mga posts ko. Nasasaktan na sila masyado o maaray na sila tatabihin. Ayan, pero ikaw din, masasaktan ka niyan. Oh, hindi ka makakapag-comment dito sa programa natin. Pero ganyan nga ho. Oh, pwede. Nababasa ko naman eh. Ha? Nababasa ko naman. Eden Pedralves, good evening Sir Ben Paipon. Good evening classmate, how are you? Mercedes, oh, Ma'am Mercy, magandang gabi po Kuya Ben Paipon. At kay Madam Lynn, stay safe po. God be with you always. Lagi pong mag-ingat para malayo sa sakit. Tama po yun. Alright? Thank you very much, Ma'am Mercy. Ricky Tisoy is watching. Oh, thank you. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your honor, please. Blessed first day. Thursday na ba talaga? Grabe naman. Oh, keep safe in your family. God first. Okay? Josephine Roquero. Andy Lauzon is watching. Wow! How happy I am, my friend. Ah, nakita ko ang pangalan mo dito sa Facebook account natin. Ah, Andy Lauzon, I have sent already the letter to the Honorable Secretary of the Department of Labor and Employment. Let us wait kung ano ang magiging hatol nila o ano ang magiging hagbangin na gagawin ng Dole tungkol po sa problema ng mga kasama mo, pati ikaw, oh, sa inyong employer. Oh. Alam ko ninyo itong mga kababayan natin na nag-expire na ho yung kontrata ho nila. But ang masakit ho dito, hindi ibinigay ng employer nila yung kanilang sweldo. Oh. Hindi po ibinigay. Walang yata talaga. Masalimuot po, pero ito'y pinadala na po natin sa Dole para bahala po ang Dole na magsiyasat, magsagawa ng sarili ng investigasyon at tulungan. Siyempre, tulungan ang ating mga manggagawang Pilipino. Oh, wala silang kalaban-laban eh. Nasa abroad yung kalaban nila, mga kababayan. It's only the Department of Labor that can help them. Pati na po ang Department of Foreign Affairs. And this is why we are taking this matter seriously with the different government agencies, particularly Department of Labor and Employment. Makakaasa po kayo. Andy and friends, mga kasama mo, hindi po natin lulubayan ito. Sabi nga ng isang announcer eh, hindi namin kayo tatantanan! Excuse me? Lillian Gabriel, a blessed Thursday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Hello, Kuya Andy Lauzon. More power po to your honor, please. Ingat palagi, Tata Ben. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Done sharing po. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Eh. Yung bandang huli, done sharing. Sana ho yung iba natin mga kababayan ho na nanonood at kinig dito sa ating programa, i-like and follow naman. Punin nyo sana itong page natin. Ah, ito po yung Broad Streamcast Communicators, BSC. Oh, yan ang page ng mga programa na napapanood po ninyo dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Oh, pagka i-finalo po ninyo yan, ay makakatulong po ng malaki po yan para sa atin, ha? Para makapagpatuloy po kami ng paglilingkod sa inyo. Mau Adventula, Mau Ad, good evening po, Tata Ben. Magandang gabi po sa inyo dyan, Mau, sa Sampales. Good evening.
Good evening, Miss Universe. Oh, yan. Miss Universe daw po. Junior Dal. Good morning, bro. And to all viewers. Bakit nyo ako winarak-warak? Hindi lang naman ako. Madami kami. Ay, naku talaga. Gusto mo samahan pa kitang umiyak eh? Ha? Junior Dal? Bakit ninyo ako winarak? Madami naman ako kami. Hindi mabagay? Hindi tayo pwedeng dramatista. Hindi marunong umiyak. Luluha lang. Alright. Edwin Pedralves. Good evening, Sir Ben Paipon. Dami nilang pera. Ayaw pa nilang ibahagi yung iba sa mga nangangailangan ng ayuda. Tulad namin, dito sa Tugigaraw, ay nagsasalita na akong classmate ko. Mukhang hirap na po sila doon. Mr. President, kahit hindi po ninyo nagugustuhan ang broadcast doon namin, pakilingapin naman ninyo yung mga taga-Tugigaraw City. Grabe na ho ang kanilang, wala ho silang kinalaman sa programa ni Ben Paipon. Nakikinig lang ho sila. Pero tungkulin ho ninyo na sagipin sila sa kanilang kalagayan. And dami ninyong pera dyan eh. Ang dami pong savings po eh. Ang problema, kayo lamang ho po pwedeng gumalaw ho nito. Pero bakit ayaw pa ninyong galawin? Naghihirap na ang taong bayan, Mr. President. Aanhin rin yung laki, ano kailangan po ba ninyo ng masyadong malaking pera para sa eleksyon? Pag-usapan nga ho natin muna sandali. Magkano kailangan nyo? Kung gusto nyo yung malaking pera, sabihin nyo sa akin, abunuhan ko na, wag na ninyong ipitin yung ayuda para sa ating mga kababayan. Okay? Huh? At Ben, saan kayo pukuha ng pera? Etos ko lang yun. Like and share dan na po, sabi ni classmate Edwin Pedralbes. Jane Cruz, how are you, ma'am? Good evening. All hearts po siya talaga naman. Si Jane Cruz, gandang gabi po. Tuwa po siya. Armando Dungo, si Aling Cora Pasyon, milyonarya na. Nakakuha yata ng gold medal. Paano? Seryoso ka, Mr. Dungo? Aling Cora Pasyon. Pasyon ba talaga ito? Milyonarya na, nakakuha yata ng gold medal. Ano kaya ito? Ha? Oh, alright. Hindi po. Hindi naman. Okay. Jane Cruz. Good evening po, Sir Ben. God bless po sa ating lahat. Yan. Napakagandang bati yan. Joey Ortiz. Good evening, Kuya Ben. Watching from La Union. Wow. Matagal-tagal pa yata ang pagpunta namin dyan. COVID pa tayo, ha? Joey, konting tiis lang muna. Ha? Bagsik kaagapay ng bayan. Ito, very famous ito sa social media. Bagsik kaagapay ng bayan. Duke, winawasak daw sila. Ang galing palang artista si Duke. May iyak-iyak pa siya. Samantala, marami ng mga nurses at mga doktor na hindi nakatanggap ng allowance o sa hazard pay nila. Saan napunta yun? Tapos bibili ng computer na sobrang mahal. Bayan, pinagluloko na nila ano ang dapat gawin sa taong taksil sa bayan at binaon sa pusali ang ating bayan. Naku, baga nagagalit na po ang bagsik kaagapay ng bayan. I agree with the bagsik here. Naku, talaga naman po. Alam po ba ninyo, ho, mga kababayan, ang laki-laki ho ng pagkukulat ang
irregularities ng DOH. 11.8 billion hindi nila ginamit. Ha? Pagkatapos 42 billion pesos. B as in Ben, ha? Billion pesos, 48 billion pesos. Siguro pinaghahatian nila ito ng mga partners nila. Procurement partners, oh, mga kababayan. Ibinigay po sa mga partners nila yung 42 billion pesos without a memorandum of agreement. Ngayon, nagkukumahog sila gumawa ng mga kontrata daw. Pagkatapos sasabihin nyo sa atin, hoy, meron na kaming kontrata. Bulls! Ayup talaga ho. Pagkatapos iiyak-iyak si Mr. Duque, winarak daw ho ang kanyang karangalan. Meron ka pa bang karangalan ho, Mr. Duque? Ha? Ayan ako talaga. Ho? Naya Ravena. Wow, si Ma'am Naya Ravena. Kumusta po kayo, Ma'am? Good evening. Good evening, Your Honor, please. Miss Universe. Sorry, di pa magaling masyado. Happy birthday, Ma'am Naya. Sana gumaling ka na. Makapagpadala ka agad ng pansit dito sa amin. Masarap ang pansit. Masat birthday ni Mami Naya. Yan! Oh! Tembot-tembot! Sing and sing! Happy birthday po! Happy birthday! Happy birthday! And may you have more birthdays to come. Sana ho, lumawig pa po ang kalusugan po ninyo. Ha? At tumagal pa po tayo sa mundong rin. Kahit ganun ba ang kahirap eh. Basta tayo'y magkakasama, masaya po. Lalo-lalo na with your family. Happy birthday, Ma'am Naya, ha? Ravena, magandang gabi po, ha? Sana ho, ang Panginoong Diyos ay basbasa ang pamilya ninyo. Okay? At ibigay ang mga kahilingan po ninyo. Okay? To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. From all of us here sa BSC family, Ma'am Naya Ravena, happy birthday. Yan. Okay? Sa amin lahat po yan, ha, Ma'am Naya. Oh, happy, happy birthday po sa inyo. Pansit naman dyan. Paano kaya magpadadala? Pwede namang i-email na lamang ko ninyo. Jimmy Tuplano, oy padre, kumusta ka na dyan? Ha? Good evening, pare. Naka-monitor ako. Ha? Wala na, hindi na pinag-uusapan yata yung mga katsekwahan dito sa Pilipinas partner. Ha? Ha? Na iba ang pinag-uusapan nung ngayon. Napunta ko kay Mr. Duque at ito mga ahensya ng gobyerno. Pero babalik ko yan sa mga Chekwa sapagkat hindi pa sila umaalis ko sa West Philippine Sea. Oh? Ang daming barkong China, barkong pandigma ng China ho doon. Ayun ako, Jimmy, I hope you are well. Itong kaibigan natin eh, nagkakasakit din ho at na mayatbaya eh, na nagpupunta sa hospital. Pero hopefully, magaling na ito at nakakapanood na naman. Jimmy Tuplano, good evening my friend. Magandang gabi po sa iyo. Mga trolls ni Duterte ang nag-report sa akin, kaya dapat lang na isisi sa kanila. Ito ang sinasabi po ni Mr. Charlie Wright. So ang pinaghihinalaan ni Charlie, mga trolls, marami pa bang mga trolls ito? Sa bagay ho, itong mga trolls nito, eh, malaki po ang sweldo. Eh bakit hindi ka nga mag-troll? No? Pero iba ho yung nakakasira ka na sa iyong kapwa na nakakatulong ka pa sa mga demonyo sa lipunan. Eh hindi po maganda ho yan, mga kababayan. Ha? Tala walang iginanda ho yan. Wala talagang iginanda ho. Tandaan po ninyo yan.
Charlie, mag-relax-relax ka lang, ha? Darating ang panahon, maiintindihan ka rin. No? Just in, the procurement of the 4 high-end laptops worth 700,000 has been cancelled according to the Department of Health. Paano naman kasi hindi nila tanggalin ho yan o i-cancela? You know what? Ang isang laptop po, saan kayo nakakita nun? Magkakahalaga ng 700,000 pesos. Samantalang dito, pinaka-high-end ho, 40,000. 40,000. O, isang laptop. Yung high-end, ha? Pero hindi po yung laptop na pinadala ho doon sa pinaglabanan at saka sa Makati. Hindi 40,000 ho yun. Sinabi lang 40,000 para meron silang kupit. Ito, titignan ho natin yung mga pera na na-discovery po ng COA na ginagastos po ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi po naaayon sa batas. Oh, meron dyan sa DOH. Alam na po ninyo yung DOH po. Oh, alam na po ba ninyo yung binili na lang mga face mask? Oh, DOH po. Alam na po ba ninyo yun? Magkaano ho yun? Face masks, face shields. Bumili po ang DOH ng face mask at face shield sa halagang 27 pesos and 20 centavos isang face mask at 120 pesos per piece na face shield. Oh, gumastos po sila ng 1.66 billion for face mask alone. 1.6 billion pesos. Inilagay po nilang halaga ng kanilang binili per face mask. 27.22 pesos. Samantalang ang isang face mask po, kung bibilhin mo sa gumagawa, dalawang piso lang. Pero kung nasa labas na, limang piso. Okay? May tatlong pisong kita ng magbibenta. Pero kung bibilin mo sa paggawaan, dalawang piso na lang. Kung piso nga lang ho eh. Kasi hindi naman po magarbo ito eh. Di ba? So tingnan mo ninyo mga kababayan. 27 pesos and 22 centavos bili po ng DOH, Department of Health. Magkano ang kinita ho nila? And the 27.22 eh. Pagpalagi, 26 na lang. 26 pesos per piece ang kita ho ng DOH. Saan napupunta ho yun? 1.66 billion pesos ho ang halaga ng pera na ginamit po nila para bumili ng face mask. Naipamigay na po kaya ito? Samantalang face shield. Magkano naman po yung face shield? 120 pesos. Per piece, 1.58 million pesos naman po ang ginastos po para sa pagbili ng face shield. Wow! 158 million, yan ang ginastos nila. 158 million pesos ang face shield. At 120 pesos per piece. Ito talaga overpriced ho, mga kababayan. Face shield pa lamang ho yan at face mask. Kita ho ninyo, hindi po ba pangungura ko ito, mga kababayan? Alam po ba ni Mr. President kung ano ang ibig sabihin ng corruption? Mr. President? Do you know what corruption is all about? Ito overpricing ho eh. Yung ginawa po ng isang ahensya ng gobyerno,
At TESDA ho yata yun, nagpamigay po ng budget yun nila under the guise of fighting communism, ini-align po nila sa NTF-ELCAC, nagpamigay po ng milyon-milyon piso sa Davao City, sa Soksarjen at Caraga. Eh bakit hindi po punahin ng COA yan? Eh wala naman po sa mandato ng TESDA. Oh? Ang pagbibigay ng budget sa ibang mga LGUs. Oh? Not in their charter or not in their ano, sa kanilang existence. Oh? Bakit to sila nagbigay po niya? Eh siguro, sabi po ng Pangulo. Oh? Ayan, kunin nyo na sa TESDA. Wala namang ginagawa ang TESDA. Patay tayo dyan, mga kababayan. Ayan ako talaga.